Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. For today's vlog ay meron na akong i-share sa inyo yung bagong pisa na mga white leghorn ko. At mamaya rin mga ka-farmers, meron tayong pupuntahan at kukuha tayo ng mga white leghorn na kal. Yun ang gagamitin natin sa breeding, kaya samahan nyo ko at let's go! Ito yung mga itlog na galing sa incubator mga ka-farmers. Meron tayong tatlong tray dito. Tapos ito yung ikakandol natin mamaya. At i-verify natin if meron bang mga similya ito. O i-check natin kung meron bang lamang similya. So ito naman, meron tayong dalawang tray at ito. Ay iluload din natin ito sa incubator mamaya. So bagong mga itlog ito ng mga manok natin. Na heritage breed yung Black Australorp at saka White Leghorn. Tapos iluload natin yan mamaya sa incubator. Let's go! So yan mga ka-farmers, yan makikita nyo, merong ugat na malaki sa loob. So yan yung sinyalis na meron talagang nabubuo na sisiw. So sa loob ay mapapansin nyo, gumagalaw din. Hanap tayo dito ng... So yan mga ka-farmers. Oh. Ayan oh. So yan, makikita nyo, meron ng gumagalaw sa loob. Yan yung sisiw na nabubuo na. So yan o, gumagalaw. Tsaka may maraming ugat sa loob yung line na yan. So yan yung indication na buhay yung similya o sisiw sa loob. At kinakailangan tayong magkandol ulit katulad nito mga ka-farmers. Noon, nagkandol ako ng 10 days nito. So makikita nyo yung dark spot na yan ito. Sa 10 days, nagkandol ako. Meron pa itong similya. Ito mga ka-farmers, ika 16 days ng itlog sa incubator. Kung mapapansin nyo yan, oh, merong dark spot. So yan, meron yung similya noon. Nung first candle ko na 10 days ito or 8 days ko na candle. Pero pagdating ng 18 days, hindi na buo. Kung namatay yung similya. Kaya hindi na ito mapipisa at hindi na ito magiging sisiw. Ito naman, yan o. Oh. Merong dark sa loob. So noon din, yung 8 days or 10 days ito na kandul ko, meron itong similya. Meron naman talaga ang similya mga ka-farmers. Pero makikita nyo, wala yung malaking ugat. So indication yan mga ka-farmers at hindi gumagalaw yung sa loob. So yan o, walang gumagalaw sa loob. Tapos, kung titingnan nyo dito sa ilalim, yan, malaki yung spot ng yellow. So meaning walang sisiw na nabubuo dito. Meron naman pero hindi natuloy. At siguro namatay ang similya na nandito. So tingnan nyo mga ka-farmers oh. Wala talaga. Walang gumagalaw sa loob. Hindi kagaya nito. Yan. Kapag tingnan naman natin dito sa ilalim ng itlog, hindi katulad ng isa na clear lang sa ilalim. Ito dark talaga. So konti lang yung makikita natin na merong clear na area. So yan ang comparison ng may similya at similya na namamatay. So yan o. Makikita nyo yung dilaw na kulay dito sa loob. Hindi natuloy na buo yung sisiw. So yan ang isa sa ating pakatandaan kung bakit tayo nagkakandol ng pangalawang beses. So day 10, magkakandol tayo ng pangunang kandol. At matitingnan na natin doon, makikita na natin na meron bang similya ito or wala. At saka day 15 or 16, or pwedeng 18 na mga ka-farmers, i-check din natin dahil meron talagang mga itlog na may similya nga pero hindi naman na bubuhay yung mga natutuloy na nabubuhay yung mga sisiw. So yan, ito yung first batch natin na white leghorn na mga itlog. So nakuha, ang walang laman dito is ito, apat. So walang laman yung apat na itlog. Itong dalawa is patay yung similya, ito hindi natuloy na buo yung similya sa loob. Alright.
ito na yung mga wet negro natin mga ka-farmers na bagong pisa na mga sisiyo. Mapapansin nyo halos puti lahat at meron lang tayong isang Rhode Island Red. Yan. So ito mga manok na ito is 7-8 yung kanilang dugo. So, yan no? Malapit nang matuyo ang kanilang balahibo at ibubrooder na natin yan siguro bukas na para sigurado tayong tuyo na yung kanilang mga balahibo. So yan no? Ang gaganda. Yung iba dito mga ka-farmers ay hindi pa napisa yung mga itlog. Siguro hindi na yan mapipisa. Meron tayong naiwan na 2, 4, 6, 7 na mga itlog ng white leghorn ang hindi pa napipisa. So ito mga ka-farmers, nandito tayo sa farm ng aking kaibigan, matalik na kaibigan na pinakagwapo. So dito tayo ay kukuha tayo ng mga manok ng white leghorn. So 5 piraso yan. So yun, kukunin natin dahil yun ang ibibreeding natin. Ito yung mga manok ng aking kaibigan mga ka-farmers. Ito yung mga white leghorn na nangingitlog ng puti. Pero ito na lang yung natira, konti na lang yung natira dahil ito yung mga calls na o yung tapos na yung prime sa pangingitlog. Ito ay iniumpisahan na rin nilang katayin yung iba at yung iba ay binibenta rin nila. Kaya konti na lang naiwan at nagpa-reserve tayo dito ng 4 na piraso o 5 piraso ng mga white leghorn dahil ito yung gagamitin natin sa breeding. Ito na po mga ka-farmers yung mga white leghorn na nakuha natin o yung kal. So 4 lang na piraso yung nakuha natin pero ayos lang ito. Kung makikita nyo, napakataas yung kanilang, mahaba yung kanilang kuko. At ito rin mga ka-farmers, yan, nangingitlog pa rin sila. So kukunin natin yung mga itlog. So ito oh. So, ang hahaba ng kuko nila mga ka-farmers, kailangan natin niyang putulin dahil hindi sila nakaapak ng lupa, yung kanilang kuko ay napakahaba. So, ang gagawin natin dito mga ka-farmers ay papaliguan natin ito muna, pupurgahin at pag nakondisyon na natin ay isasalang na natin ito sa breeding kasama ng ating white leghorn. So, yan oh, ang lalaki ng palong. So ang kasama nila dito mga ka-farmers, dahil wala akong ibang mapaglagyan, itong rooster natin na barred Plymouth Rock. So hindi naman niya inaaway itong mga white leghorn na ito. So ayos lang yan. So ito yung kanilang itlog oh. Lalaki pa yung mga itlog. So magaganda pa itong i-breeding natin. So ito yung itatry nating i-breeding kung makakapagpalabas ba tayo ng mas magandang breed ng ating mga puti o yung mga white leghorn natin. Alright.